Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila. Pagkatapos, huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay maikli, pero ito ay may tatlong magkakahiwalay na aral. Ang una ay huwag ibigay, huwag ihagi sa baboy ang iyong mga perlas. Na? Ang application natin ito ay ang banal na komunyon. Alam naman natin na banal ang komunyon sapagkat ito si Kristo sa anyo ng tinapay at alak. At dahil dito ay iniingatan natin ang banal na komunyon na ibigay sa mga taong di karapat-dapat. No? Kinakailangan nating pag-ingatan. Kami na nagsusubo sa banal na komunyon, kinakailangan bantayan namin na talagang isinusubo. Sapagkat may mga tao na ginagamit ang komunyon. Halimbawa, yung mga nagsasabong, no? Minsan pinapakain nila, inuwi nila, pinapakain nila sa kalang mga manok para daw manalo yung kalang manok, no? O kaya naman yung iba ginagawang lucky charm, parang anting-anting, no? Itinatago nila, hindi nila kinakain. So mga ganito, no? Ito yung unang application, yung unang utos na huwag ibigay sa mga baboy ang mga bagay na banal dahil ito'y kanila lamang yuyurakan. So yun ang application natin dun sa unang aral. Ang ikalawang aral ay gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. So ito yung version natin ng Golden Rule. Alam niyo mga kapatid, ang Golden Rule ay isang batas na common sa lahat ng religion. No? Lahat ng religion ay ito ay katuruan. Kaya nga tinatawag natin itong Golden Rule. Yung gawin mo sa kapwa mo ang mga bagay na gusto mong gawin nila sa iyo. At yung negative version nito ay tinatawag naman nating the Silver Rule. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang mga bagay na ayaw mong gawin nila sa iyo. No? So very simple, very practical, and yet, no? Hindi siya ganun kadilingin magawa. So yun, maging panuntunan natin yun. Para, kasi may mga times na, may mga pagkakataon na hindi agad madaling sabihin ano yung tamang gawin. No? Meron kasing mga pangyayari or mga, may mga gawain na hindi mo alam kung tama ba ito, mali ba ito. Sa mga ganon, apply the Golden Rule. No? Kung yan ay gusto mong gawin sa'yo, sige, gawin mo rin sa kapwa mo. Kung ayaw mong gawin sa'yo, di mo rin gawin sa kapwa mo. At ang pangatlong aral ay tungkol sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Na inihalin tulad ng Panginoon sa makipot na pintuan, sa makipot na daan. Alam niyo mga kapatid, sinadya ng Panginoon na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay talagang dadaan ka sa makipot na pintuan at dadaan ka sa makipot na landas. Sapagkat kinakailangan kasi na bago ka makarating sa langit, we all need to be purified. We all need to be cleansed. No? Kinakailangan muna tayo mapadalisay, maging karapat-dapat, no? Unti-unting matalikuran ang mga bagay na masama at makasalanan. So that's how we are being purified. No? At we are being purified by experiencing so many challenges
and even pains and sufferings in life. No? That is how we are being purified before we can be worthy of entering heaven. Kaya nga, inihilin tulad ito sa pagpasok, pagdaan sa makipot na landas at pagpasok sa makipot na pintuan. Sa kabilang banda, sabi sa Ebanghelyo, ang pagpasok naman sa kapahamakan o sa impyerno ay napakadali. It is like an open door. It is a road that is so wide. You don't have to make an effort because it is like a slippery slope. No? Para lang siyang madulas na daan. Magpatihulog ka lang, andun ka na. It's so easy. It is so easy to go to hell. Compared naman sa going to heaven, talagang it is like climbing the mountain of Calvary. Maraming mga challenges. Maraming mga batong katitisuran. No? At sinadya ito ng Panginoon. Kaya nga po, wag nating isipin na ang pagsunod sa kay Kristo ay na, let us not think that it is like walking in the park. Na para ka lang namamasyal sa parke, no? Hindi ganun. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagsunod, pag-akyat sa Kalbaryo. Pagsunod sa Panginoon. Dala ang ating krus. No? Hindi ka pwedeng para ka lang namamasyal papuntang Kalbaryo. Hindi pwede. Kinakailangan pasanin mo ang iyong krus, paakyat sa Kalbaryo at sumunod ka sa Panginoon.